Hindi kami titigil. And we will use all resources of government to make sure that the ends of justice will be met. Ito lang ang ma-assure namin sa aming mga kababayan ngayon. Tutugisin ka ng police, ng military, at iba pang mga ahensya ng gobyerno. At hindi lamang ikaw, yung mga wanted pa. Bakit po tayo nagpatawag ng press conference? Pinag-uusapan po natin yung kina Pastor Kibuloy, yung manhunt kay Pastor Kibuloy dahil siya isang pugante. At ilan sa mga kasama niya na ang kaso nila ay child abuse. No, ito yung mga bata na 7610 at trafficking. No. As ito yung RA 92008. At ito'y sa paghahanap po natin sa kay Pastor Kibuloy at sa kanyang mga kasama, gusto ko hong ibalita, at ito'y magandang balita, na si Ginang Pauline Chavez Canada, isa sa mga kapwa-akusado ni Pastor Kibuloy sa kasong child abuse at qualified trafficking, ay nahuli na kahapon. No, siya lang po ay nahuli dahil sa police operations July 11, bandang alauna ng hapon sa isang bahay sa Emily Home Subdivision, Kabantian, Davao City, sa bisa ng isang warrant of arrest. At gusto ko rin sabihin, bago po mahuli itong si Canada, siguro mga bandang July 9, mga higit kumulang alas 9:30 ng umaga, isang hindi nagpakilalang caller ang tumawag sa hotline ng Regional Investigation and Detective Management Division ng office dito po sa Region 11 kaila Nick Torre para i-report sa police na nakita niya ang isang babae, no, na kamukha ng nasa litrato ng wanted poster na nilabas ng PNP na may reward na 1,000,000 piso sa Emily Home Subdivision, Kabantian, Davao City. No, ang nung tanungin siya kung ganito itong tao na nakita niya, ay sinabi niyang ito nga ay si Pauline Canada. So nagkataon na bago matanggap ang tawag ng anonymous callers ay talagang nagsasagawa na ho ng operation, no, ng masinsinang surveillance ang mga intelligence operatives na mula po sa PNP po natin at of course iba pang mga kasamang ahensya ng gobyerno dito po sa Emily Home Subdivision. At dahil nga rito, no, nahuli itong si Pauline Canada. And so mga kasama, sa puntong ito gusto kong ipapresenta sa inyo itong si Pauline Canada. Pakipasok nga siya rito. Pinapakita po namin sa inyo si Pauline Canada na isa po siya sa mga pugante na nagtago, no? At nakita po ninyo kung kaano kaimportante ang pagtutulungan ng bawat isa. Maski papaano ay nakatulong ang reward dito dahil nga dito sa tumawag na ito. Sa mga nagbabatikos tungkol sa reward, o ulitin ko lang. Ito ay galing sa mga pribadong tao. Hindi ho binibigay sa akin ito. Sila mismo ang mabibigay doon sa tao in format. Hindi dumaan at malinaw po yan, inanunsyo natin yan. Ang importante ay magkatulungan at mahuli ang mga pugante. Kaya sa tumutulig sa, siguro tanongin nyo sarili nyo, ano mas mabuti? Ang tumulong para mahuli o tumiligsa? Kaya hinahamon ko kayo, siguro mas mabuti
ikayati nyo na lang si pastor at mga kasama na sila na lang ay sumuko. At ito ang sinasabi namin sa kanila, lumiliit na ho ang mga pinagtataguan ninyo. Lumiliit na ang mga lugar na ito dahil hindi ho titigil ang kapulisyan, ang military, ang buong pwersa ng gobyerno para kayo ay dakipin. Ang amin lang pong mensahe ay please, kung talagang wala kayong kasalanan, sumuko na kayo. Ganun laho kasimple ito. At this point, gusto kong pasalamatan as always the good leadership of our Chief PNP, Romel Malbil. And of course, ito pong sa pakikipagtulungan sa ating Armed Forces of the Philippines, nandito ating Philippine Army Representative, si General Trinidad. General, maraming salamat po. Pakisabi po kay Secretary Gibo at kay, of course, Chief of Staff Broner, General Broner, maraming salamat sa military. At of course, ang ating CIDG, si General Leo, no, maraming salamat. At of course, ang napakasipag, no, talagang from day one, nakita nyo ginawa nito. As Regional Director ng Davao, it's a tall order, it's a very challenging one, and yet, he has proven also his leadership on the ground together with all of the men and women of the regional office of Davao. Nagpapasalamat ako sa pamumuno po ni General Nick Torre. So sa lahat po ng kapulisyan, yun lang po ang gusto naming i-announce ngayong umaga. Maraming salamat po. Thank you, sir. At this time, questions only related to the presently presented topic may now be raised. First question from SMNI, Paul Montibon. Go ahead, sir. Thank you, ma'am. Good morning po kay General Torre. Sir, kahapon po, right after ng nabalitaan na huli niyo po si Miss Pauline, ay sabi ng KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion, ay nakipag-ugnayan sila agad doon sa opisina sa Camp Kapimpin. And para i-confirm na nahuli na po si Miss Pauline, at wala daw po kayo doon sa opisina dahil nandito po kayo sa Maynila. Ang sumagot lang po sa kanila ay ang secretary doon sa office po niya sinabi na wala silang operation at wala silang nahuli na Pauline Canada. Ang tinatanong po dito ay hanggang sa nalaman na lang na may lumbas na nabalita na nahuli na nga si Miss Pauline. Pero ang tanong daw dito, bakit po itininay na at itinago yung pagkakahuli kay Miss Pauline? I'm not aware of the presence of Attorney Torion doon sa kampo kahapon. Ano? And most probably, sinong nakausap niya? Because the people who actually arrested Pauline Canada, eh, napakakunti lang nakakaalam. So baka na pagtanungan niya, talagang hindi alam kung sino yung, kung may operation ba o may nahuli. So it's an unfortunate thing. Pero well, at least alam na ngayon, ipinresent naman natin ngayon si Miss Pauline Canada. At for return siya sa court na nag-issue ng warrant. Mm-hmm. Sir, dagdag lang po. Dinala po dito sa Maynila para i-present si Miss Pauline. Pero wala daw pong access sa counsel nung inaresto siya. At hindi rin dinitain doon sa nearest police station. Nung pinuntahan ng SMNI team and legal counsel doon sa Buhangin Police Station, wala silang record na dumaan doon si Pauline Canada. Ang regional headquarters is less than 2 kilometers away kung saan nagtatago si Miss Pauline Canada, kung saan siya nahuli. So, the most prudent thing to place, the most prudent place to bring her is doon sa regional headquarters. Kasi dinaan na namin for record purposes sa Buhangin Police Station, pero at the end of the day, doon na namin pinroses sa regional headquarters kasi nandun ang ating mga facilities. Pero dininay nga po daw. Dininay po na nandun sa Camp Kapimpin. Sino nag-deny?
Nakausap na nasa office to po ninyo? Sino naman yun? Secretary? I'm not aware of that sa mga sinabi ni Attorney Torreon because I haven't seen him since kami nag-usap sa Dusitani at I have requested him because he presented himself to be the lawyer of the fugitives. Kaya kinausap ko siya na sana tulungan niya ako na i-surrender na lang. And he actually gave a commitment na tutulong. And then since then, sa pagdating ko, 1 month later, he never communicated with me until we arrested this person. Mm-hmm. So, ano yung masasabi daw po ninyo doon sa hindi niyo pagbibigay ng access sa counsel? I have not received any request from him. Kasi nagtetext ako sa kanya before, 3 weeks ago, 2 weeks ago. Nagtetext ako sa kanya, he never responded to me. And I thought na mali nga ang number na ibinigay niya sa akin. He never responded. He only responded once nung after na pag-uusap namin. And after that, wala na siya communications. The only communications na sinasabi niya ngayon, nag-text siya uli sa akin, eh, hindi ko na na-receive yun kung may text man siya sa akin. Sir, kahapon na po, he was trying to call you pero hindi na ko pwede sumasagot. Hanggang napag-alaman na nandito na pala kayo sa Manila. I'm not aware of that. Thank you, Sir Paul. Next, may we request Mark Gabriel, Net25, followed by Ms. Marisol Abdurrahman, GMA7. Good morning po, Sec. Abalos, GPMP, General Torre, General Francisco, and Colonel Trinidad. Sir, ang tanong ko lang, total na banggit ni General Torre na less than 1 kilometer away from regional headquarters, 2 kilometers away from regional headquarters na natagpuan at doon pa mismo sa bahay niya. Ano po ang naging problema ng mga nakaraan? Bakit hindi siya naaresto kung doon naman pala siya tumutuloy lang sa bahay? I'll be speculating on that, Your Honor. Hindi ko alam kung ano naging problema nila. So, ask them please. Pero I'm not in the position to actually answer that. Hey, Chief. Ang katotohan, nagtatago kasi that's a fugitive dulo, kaya nga nahihirapan, kaya nga sabi po ng ating secretary, it really help yung nagbigay tayo ng reward kasi marami nagsusumbong. You know, it's mahirap maghirap pong hanapin ang taong talagang nagtatago. No, they know what to do, they know what to expect pagka nandiyan yung mga police. But sinabi po natin na minamahal na SILD that there's a reward, may tumutulong po sa atin. Ngayon, mas marami tayong mahuhuli. Alam mo, ganito yan eh. Basta ikaw ay nagtatago sa side ng police, ang hirap ah. Maaaring nasa abroad na yan. Maaaring nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Maaaring nasa bundok. Yung pala, nasa tabi mo lang. Hindi mo talaga masabi ah. Kumbaga sa ano, hahanapin mo lahat yan. Kaya yung reward na binanggit natin, napakalaking bagay nito. Napakalaking bagay nito. Full distance. Kaya nga, yun, mas lalo ako nananawagan sa ating mga kababayan, lalo na sa mga nakakaalam pa rito, no? Ito'y may mga kasama pa ho si Pastor, baka pwedeng itawag nyo lang, no? Malaking bagay po sa kapulisya. Tumagtulungan na lang po tayo rito. Sir, dun na-aresto sa known address niya, hindi ba tinitingnan natin o iniimbisigahan yung possibility na baka yung mga pinalitan nating police official na mga station commander, posibleng hindi nagtatrabaho o pinagtatakpan yung o tumutulong para hindi nga ma-aresto itong mga hinahanap natin? I am very sure na walang ganon sa hanin ng kapulisyahan. Ang difference dito yung sinabi ni SILG na sa ngayon, ang dami ng tips na nakukuha namin. Kaya isa-isa na sinusundan namin at mahilab talaga yung ang daming mahihilab ng mga report, information na nakaharating sa amin after nang in-announce yung reward at ipinablish ang mga mukha nila sa different media platforms. Kaya marami talaga, we are working on so many tips right now. Kaya napakarami ng angulo and hindi na magtatagal yan. Sir, bukod sa information kay Pauline, may mga other information na ba kayo na natatanggap dun sa mga iba pa nating hinahanap, especially kay Pastor Kibuloy? Meron. And we are working on it round the clock. Sir, last question on my part. Nakatulong po ba sa ginagawa nating manhunt sa mga wanted person yung pagpapalit nyo ng mga station commanders? Well,
maraming mga rason kasi ang pagpapalit ng station commanders, no? And nandun naman, nakalagay naman sa aming press release before ang mga ginawa namin sa aming sa Region 11 nung ako'y mag-assume. And well, basta ang bottom line dito, andito ang results. We don't attribute it to one reason. I-1 plus 1 nyo na lang. Bahala na kayo kung paano nyo i-1 plus 1 yan. But the bottom line is, ito na, may pinapakita kami resulta sa inyo. Thank you, sir. Next, Marisol Abdurrahman, GMA 7. Go ahead, ma'am. Sir, good morning po. Sir, may we know exactly kung sino po itong si Miss Canada? Ano po ang role niya kay Kibuloy? Kasi kung may kinukonsider po kayong kanang kamay niya, si Miss Canada po ba is what is she exactly po? Dun sa report natin, kasama po dun sa anim, no, na hinanap natin, he used to be the sa finance po dun ng KOJC. Yun po yung pagkaalam natin kay sa ating na-aresto po. Okay. Sir, all along, since dineklara silang wanted, was she just staying in Davao? Or have you monitored her po na moving from one place to another? Alam natin madulas, pag hinahanap, mahirap hanapin. But nonetheless, ang information po ba is, was she just there the whole time? Like the rest of those who are still wanted po? We don't want to share yung intelligence po namin. But sinasabi lang namin, nahuli po yan because of a tipster na nagbigay po sa atin because sa reward. But yung lahat po, minomonitor po namin. But pag sinabi po natin, malalaman nyo how we deal with peace people. Follow up na rin po, although natanong kanina, ano po yung information po, sir, sa iba pa pong wanted, lalo na po kay Pastor, sir? Ardy? Ay, sige, Chief? Marami po kaming information na dumadating po sa amin. Ang inabol ko lang, we need to sort it out kasi baka mali-mali naman yung ano eh. Kami kasi nagsusubo ngayon eh. When the SILG announced sa may reward, nagpatong-patong na ng information. Ang hirap kasi kung tama na overload kami. Ano ba yung kung talagang tunay o hindi? Kasi minsan, these people, baka lalo na makasira. Yes, nagkukulo. Kasi ito, one shot lang talaga yung nahabol namin eh. Kasi pagka nagkamalik, tatakbo na naman to mga taong to eh. Yan ang problema sa mga taong nagtatago. Ang dapat very careful. We have to have a very good intelligence. Pagka nandito kami, we zero it, it takes up time. Pagka may report yan, pag-aralan na pag-aralan. Kasi once na may report, pinag-aralan ba, tas mali, another ano naman yan, another kasus na naman to sa intelligence namin. So, mahirap talaga. Pagka sabi po ng tao pala ng katago, lahat ng resources niya gagawin niya. So kami naman, ito na po. Ang kagandahan na talaga ito, mas marami nag-report po ngayon. Alright. Chief, follow-up lang po sa question kanina ni Mar. As far as your police operation is concerned, is it better now that you have new policemen in the area rather than those who were there before? Like yung familiarity ng place, yung mga... I know they've been hunting that for a while. Mas mabuti ba na mas mga bago ang nilagay doon now that you are hunting these people po? No, ang number one, no, yung kung siya sabi mo nag-relief, hindi lang po doon sa ano, I just want to correct, no? Ito lang kasi na-highlight sa Davao. But right now, meron po kami mass turnover sa Laguna. 7 na rin po yung mga chief of police natin and overall. Doon sa Calabarzon, 18 chiefs of police, we have to reshuffle. May nahabol kasi kaming ano po ngayon, performance indicator. And nasa regional director ang requirement ko. Ito ang habulin natin for people to see na very effective yung Philippine National Police. Dasan po, we don't zero dun sa mga ganyan. Ang sinasabi lang natin, normal na process ang relief natin because ito ang gusto ko ng sabi ng SILG natin, gusto natin maramdaman ang Philippine National Police sa ground. Yun po. Sir, sorry lang sa po ito, Chief. Can we just have your comments sa sinabi po ni Mayor Baste na yung pagpapalit po ng kanilang mga police, it is not help. It does not help the city to maintain yung stability ng peace and order. If you just have something to say po about this. Again, no, that's a normal process po yung ginagawa po natin. Hindi lang po, ano, sabi ko nga, nag-mass relief rin tayo today sa
sa Laguna. Normal po yung ginagawa natin because may nahabol po kami performance indicator eh. Maybe during the time, da, sabi ko nga, ito yung gusto ko, sabi ko kay General Torre, call po niya to really reshuffle yung tao natin to meet my standard. To meet the standard na gusto natin, mas malapit po at mas maramdaman ng tao yung police. Thank you very much. Next question from DZRH, Edniel Parosa. Good morning, Sec. Chief General Francisco, General Torre, Colonel Sersas, good morning po. Sec and Chief, nabagit nyo na limited na lang yung pinaggagalawan nitong iba pa nating mga hinahanap. Burado na ba o mabubura na ba natin, sir, yung angulo na nakalabas ng bansa si Pastor Quiboloy or kung sino man doon sa apat pa nating hinahanap? There is always a lot of possibility, no, na maaaring kung saan parte sila ng mundo. There's always that possibility. Pero sa aming nakikita sa ngayon, nandyan lang yan. Nandito lang yan sa Pilipinas. Nandito lang yan. At we will assure you this as what we've assured you before. Lumiliit na ang Pilipinas para sa kanila. Lumiliit na ito. Ganyang gumalaw ang pulis, ang military. Saka na magtatago niyan, ang taong bayan pa. And it will only show one thing. Remember, ito po'y pugante. Ito hindi namin ginawang demanda ito, hindi. Ang nagpapahuli dito, ang korte. Lilinawin ko yan. Ang korte ang nagpapahuli sa kanila at ang sala sa kanila ay napakasimple. Ito'y kasong child abuse. Bata. Bata. Isipin nyo yan. At trafficking. Yan ang mga kaso ng mga taong yan. At ang nag-issue ng warrant of arrest ay isang korte na kami ay nag-i-implement lamang. No? So we're just doing our job here as the Philippine National Police, as the military. Bakit? Basta meron tayong sistemang sinasabi at ito'y hindi nasusunod. Just imagine kung lahat ng tao ganito. Babaksak ang sistema ng hustisa sa atin. And this is the backbone of Philippine society. We cannot allow that. And that is the role of the PNP and of course the military. To make sure that we have a working government na talagang very lively ang demokrasya, lalo na ang justisya, which is the very foundation of our country. And we will make sure these roles of the PNP and the, of course, ng ating mga kasama sa army, talagang gagawin po namin ito. Kaya hindi kami matutulog rito. Kaya nga ako, ang aking panalangin naman na, I mean, Pastor, alam ko naman na you have your reasons, no? Sinasabi mo, you're innocent. Just surrender. Ipresenta mo ito sa court of law. Sinabi mo before, naalala ko yun. Sa Senado, sinabi mo na hindi ka haharap sa Senado. Nahaharap ka na lang sa korte. I don't know, no? If mali ako nito, pero parang narinig ko yun eh. Pero eto na pagkakataon. This is now the time to present your evidence. This is the time to present your lawyers, no? We've got procedures in court na susundin ito. At kung sakali man, merong appeal ito, etc. Maraming, ito'y ginawa ng ating mga mambabatas to make sure na talagang tama ang proseso ng hustisya sa ating bansa. At lahat ay dapat sumulod dito. Thank you. Thank you, Sec. Isa pa question, sir. Yung caller na ba na nag-tipster sa atin, siya na po ba yung makatatanggap ng 1 million peso reward? Can you walk us through, sir? Paano yung proseso? Yes, I would like to inquire about the PNP here kasi hindi ko talaga alam. But definitely, yung pera hindi manggagaling sa akin. It's from these persons na gusto mag-tumulong at mag-donate. Sila na lang mag-usap. Wala ako dyan, no? They're just willing to help about this reward. At saka, yung sinasabi ni naman ni Topacio na mga reward, tinatanong ako, eh siya mismo, ayan, no? Bounty for arrest of 4 lefties. This was 2018 na it could increase si mismo yung Ferdinand Topacio na paano nito mga reward at marami pang iba eh. Hindi ba? Just look, just research. I mean, ang sa atin lang is that everyone is trying to help here. Yun naman. Ha? Magtulungan na lang tayo. Siguro mas makakatulong sila at binabalik ko ang tanong sa kanila. Kila Harry Roque, Attorney Panelo, kila Topacio. Dapat tumulong na lang kayo. Siguro mas makakatulong kayo kung i-advise si Pastor na sumuko nila. I'm just appealing to your patriotism here. It will be better that way.
Masabuti sa ating lahat ito. Okay, thank you. Thank you very much. Next, Kim Salinas, A to Z. Good morning, mga sirs. Sir, for another informations lang that we will gather, ano sir yung tulong dito ng Philippine Army sa pagkakahuli dito kay Pauline Canada? So, could you give us some information, Colonel Sir Cesc Trinidad, sir? Hello, good morning. I'm Colonel Trinidad, the Chief Public Affairs Office of the Armed Forces of the Philippines. Basically, the Armed Forces of the Philippines has its program for support to law enforcement operations. And all of these coordinations are always given to the PNP. So all of these, itong pangyayaring ito, is a joint operations through sharing of everything, basically on informations. Thank you. Sir, dahil pa dito sa joint operations, itong tulungan ng AFP at PNP, mas lalong napaigting yung panguhuli dito sa mga puganting ito. And makakaasa ba na more joint operations will do dito sa mga the rest ng mga at-large ng mga fugitive na ito, sir? It's not just on the high-value individuals that we are doing this, no? Marami na tayong mga instances in all kinds of operations to law enforcement operations, no? We heed to the call of the Philippine National Police, our partners in peace and order and security ito sa ating bansa. We provided the necessary assistance if necessary and if needed. So I think this can be highlighted, no? And ongoing, we have these particular mechanisms naman in place. Thank you. Thank you very much. Next, Christian Manius, GMA7. Kay Secretary Avalos, sir, nabanggit niyo maraming gustong tumulong, maraming friends na nag-offer. Sir, itataas ba natin yung reward para mahanap na itong mga hinahanap nating wanted persons? Well, it depends, no? Kung may mga taong gustong tumulong, it's up to them. We will just relay it to the public. Pero ako, mas makakatulong talagang lahat. Any information at all. Hindi lamang kay Pastor Kibuloy. Sa lahat ng mga may wanted ngayon, no, siguro I was even asking the police, ilabas na namin ito, lahat ng mga most wanted, because this could be a new thing na pakikipagtulungan ng publiko at ng kapulisyahan, no? Sa lahat po ng bagay ng krimen na nalalaman po ninyo, no, marami tayong pag-uusapan dito in the next coming days. Sige, siguro ilalathala namin lalo na yung mga focus crimes na dapat natin, like ang dami ngayon, eh, dati-dati ang madami ang theft, ngayon ang cybercrime. Yung sa cellphone na mga gumagamit. Kaya, these kind of things, any information at all, not only kay Pastor Kibuloy, but in other crimes, makatulungan po tayo rito. Sir, quick follow-up lang. Ay, sorry. Last Tuesday, since in-announce ito, may mga tumawag ba sa inyo to offer na dagdagan or whatsoever? So far, wala naman. Pero, I mean, everyone is more than welcome to really help in this manhunt. And by the way, no, bago lang tayo magkatapos, baka last few questions na lang ito. After this press con, kami ni Chief ay pupunta sa Chinese General Hospital. Kasi meron tayong apat na police na nabarel, no? Just to show you kung kano kasinsero ang ating kapulisyan. They are members of the Manila Police Force and they are serving a warrant, no? Ito rin, ganun, pagsisilver ng warrant at sila inabarel. Ito ay si Lieutenant Colonel John Guagi, Major M. Mark Dave Apostol. Si Guagi is injury on the left hand. Si Major M. Mark Dave Apostol, gunshot wound on the lower left leg. Sergeant Julius Omolon with gunshot wound on the lower left leg. And Corporal Keith Paul Valdez with gunshot wound on the left thigh. So, yun po, ito'y part ng trabahong pulis na talagang delikado po ang buhay nila habang ginagawa nito. No? So, I would like to salute these brave men who's really working hard for the safety of our people. Okay. Thank you very much. Last question from UNTV, Lea Ilagan. Good morning, sirs. Sir, in just the span of days and weeks, nahuli si Canada. Do you think, sir, na impluwensyahan yung mga dating opisyal dahil ang tagal nila, nakadalawang RD, bago nahuli itong mga pinaghahanap natin? Second question ko, sir,
magiging babala din ba ito sa ibang regional director, sa ibang opisyal, na kapag may mga wanted na pinaghahanap sa kanilang area of responsibility na nagtatagal na, eh, posible din silang mapalitan? Number one, no? hindi po yung nag-reshuffle po kaya nakahood si yung tao. It's more of a reward. But that's I just want to correct, no? Kasi sabi mo, since nag-ikutan, nahuli. Hindi. That's purely yung sa announcement po ng ating minamahal na SILG last time na may reward. Yun po marami tumawag. And one of the, yung tawag po, tumugma po dun sa ginagawa nating surveillance. So, yun po yung ano po, but it doesn't ano po yung rotation ng tao na ginagawa natin in a normal way. Sir, nakakuha na ba tayo ng vital information kay Canada sa posibleng makatulong sa paghahanap dun sa iba pa niyang mga kasamahan na pinaghahanap ng pulisya? We didn't conduct any investigation or inquiry sa kanya. Basta sa amin, hinuli na namin siya to be presented to the court na nag-issue ng warrant. Una is, we really don't need anything from her. Thank you, sir. That ends the questions. May we hear for closing, sir? The floor is yours. Secretary Abalo, sir, by all means, you will get Kibuloy. Sigurado yan. Sigurado yan. Hindi kami titigil. And we will use all resources of government to make sure that the ends of justice will be met. At kinaklaro ko naman, to be fair also with Pastor Kibuloy, na ito'y warrant, he has a day in court. No? He has a day in court. No? Just to be fair with him. Ginagawa lang ho namin ang trabaho namin. But ito lang ho ma-assure namin sa aming mga kababayan ngayon. Tutugising ka ng police, ng military at iba pang mga ahensya ng gobyerno. At hindi lamang ikaw, yung mga wanted pa. Kaya nga, pinakita natin ngayon, ito wanted din tong search, ano, nabaril tuloy yung apat na police. Ganun po kasinsero sa trabaho ang ating mga police. Maraming salamat po. You know, sir, thank you very much. Kasi di ba ang daming supporters yung nakapalibot? Like, di ba? We don't want this to look at the worst case scenario naman, pero sobrang daming supporters na sa kanisa area na lang yan, sir, 24 oras nagbabantay talaga all around the place talaga. Thank you. Well, ganito lang ho, ano, I mean, hindi ho mawawala because of course we must also give respect, no, sa kanilang we respect each other's beliefs. Ako, bilang ako, ganun po ako, nagre-respeto ako. Naniniwala po ako na kung ganun paniniwala, I respect that. Wala ko tayong problema roon. Pero ang sa akin lang, sana naman po, sana maunawaan po ng kanyang mga supporters na ito po yung may warrant eh. Sana maunawaan nyo ito. Hindi naman pwedeng talikuran na lang namin ito at pabayaan na lang namin. Sana maunawaan niyo po yan dahil kung tatalikuran namin ito, parang tinalikuran na namin ng lahat na may warrant ngayon sa buong Pilipinas. Ano mangyayari sa atin? Alam ko, nandiyan ang pagkabigla ninyo, kumisan, nandiyan pa ang galit. Natural po yan. No? Natural po yan. At huwag kayong mag-alala sa akin, naunawaan ko po yan, maski galit pa kayo sa akin. Tanggap ko po yan. Trabaho namin po iyan eh. Pero sana naman po maunawaan nyo rin na kailangan gawin namin ito para sa anak natin ito, sa kinabukasan ng ating bansa. Meron po tayong sistema rito. Sana lang po. Kaya sa mga susunod na araw, nakita nyo naman, maski nagpupunta kami roon, halos ang pulis, wala kayong naririnig na winawater ka noon. Yun ang strictong sinasabi ko, maximum tolerance, no? Talagang nandun lo. Kaya nga, sana matapos na lang po ito, Pastor. Ako'y nag-aapila. Nag-aapila ako. Alam kong in a way, you're a very religious person. Sana lang po, this is for the betterment of everyone. And we will assure you, ang fairness ng justice system po ng ating bansa. We will assure you that. Ha? Maraming salamat po.